I don't know about you, no, kung ano yung mga nangyari sa buhay natin. Pero pag inisip yung mabuti dito, marami mga pagkakataon talaga na sa hirap ng buhay, mas gugustuhin mo na lang tumakbo. Naranasan nyo na ho ba? Gusto ko lang hong masabi sa inyo na sobrang mahalaga ka sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon. Maybe some of you are having hard time in your relationships. May pagsubok na matindi sa asawa ninyo, sa relasyon nyo ng asawa nyo. Baka ikaw, magulang sa anak o anak sa magulang o magkakapatid. Maybe for some of you, simula na pumasok ng pandemic na to, wala na kayong trabaho, wala nang income na pumapasok, nadideplete na. Actually, utang na nga yung nangyari para lang mabuhay kayo. And maybe you're just wondering, Lord, talaga bang meron kang pakialam sa akin? Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Totoo po yung Elroy. A God who sees. At nakikita po ikaw ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos at hindi niya tayo babayaan. Psalm 139, 17-18, ang sabi dito, how precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. If I would count them, they are more than the sand. I awake and I'm still with you. Ganito po tayo ka-importante sa Diyos. Yung sumulat ng Psalm ito, para lang maintindihan natin, ang sinasabi niya doon, yung pag-iisip doon ng Diyos sa atin, kasing dami ng buhangin sa mundong ito. And when I was just reflecting, sabi ko nga, totoo po yun eh. Now, maybe itong pandemic na to, yung mga pagsubok sa buhay mo, lalong ibinibigay ng kaaway yung kasinungalingan na hindi ka na naiisip ng Diyos. Tingnan mo yung nangyari sa buhay mo. Wala nang pakialaman Diyos sa'yo. Tingnan mo yung nangyari sa mga anak mo. Wala nang pakialaman Diyos sa'yo. Tingnan mo yung nangyari sa buhay ninyo mag-asawa. Mga kapatid, niminsan hindi ka nawala sa isipan ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Lagi mong iisipin yon. At yung pagtingin ng Diyos sa atin, katulad ng pagtingin niya kay Hagar, grasya po ang tawag doon.